Magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang ating update sa ating bagyo na minomonitor, si Bagyong Dindo na may international name na Jeongdari. Yung Jeongdari po ay mula naman sa bansang North Korea. Na ang ibig sabihin nito nga Jeongdari, isang uri ng ibon sa bansang North Korea. So naging bagyo na nga yung low pressure area na ating minomonitor kahapon. Nandito siya huling namataan 640 kilometers northeast ng Itbayat sa Batanes. Mula sa pagiging tropical depression kagabi, ito ay naging isang tropical storm kaninang madaling araw. At ang kanyang lakas ay nasa 65 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanggang 80 kilometers per hour. Kasalukuyang kumikilos ang bagyong si Dindo sa napatungo dito sa maya palabas na ng Philippine Area of Responsibility. Ang kanyang direksyon ay pahilagang silangan at ang kanyang bilis ay nasa 10 kilometers per hour. Sa ngayon, wala namang direktang epekto itong bagyong Dindo sa anumang bahagi na ating bansa at patuloy ang nakaka-apekto itong southwest monsoon o habagat, particular na dito sa may northern Luzon. So inasa natin ngayong araw, malaki yung chance na mga pag-ulan dulot ng habagat at hindi ng bagyong Dindo, no? Particular na dito sa may area ng Batanes at Babuyan Island. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, makikita nyo, lalo sa may bahagi ng Mindanao, generally fair weather tayo sa malaking bahagi nating kapuluan, pero asahan pa rin natin yung mga isolated rain showers and thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Muli, posible na nga lumabas ng Philippine Air Responsibility ang bagyong Dindo ngayong umaga. Narito yung track ng bagyong Dindo na huli nga nating namataan, dito malapit na sa may boundary ng Philippine Air Responsibility. Between 5 a.m. today hanggang mamayang alas 8 na umaga, posibleng nasa labas na ito ng PAR. At mamayang 2 p.m., ang ating base sa ating forecast track, nasa 760 kilometers na ito northeast ng Itbayat sa Batanes. At bukas, nasa may mahigit 1,000 kilometro na ito north-northeast extreme northern Luzon. At dahil nga malayo itong bagyong Dindo sa ating bansa, wala tayong nakataas na anumang tropical cyclone warning signals sa anumang bahagi ng ating kapuluan. At wala rin umuli itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi rin niya masyadong napapalakas ang hanging habagat. Kadalasan kasi yung mga bagyo na nasa typhoon category at ito yung nagpapalakas ng habagat. Sa ngayon, nasa tropical storm category pa lamang itong bagyong si Dindo. Kaya ngayong araw, makikita natin dito sa Luzon, malaki yung chance na mga pag-ulan dulot ng habagat, particular na sa may bahagi ng Batanes at Babuyan Islands. Sa nalabing bahagi ng ating bansa, generally fair weather ang mararanasan, di ba na lamang parating sa hapon, posible yung mga thunderstorms at mga rain showers. Yung agwat ng temperatura sa Salawag, 26 to 33 degrees Celsius hanggang 34 degrees Celsius to Gagaraw. Sa may Baguio, 18 to 25 degrees Celsius. Sa Metro Manila, medyo mainit pa rin, from 25 to 34 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Legazpi, 27 to 34 degrees Celsius. Dumako tayo sa Palawan, Visayas at Mindanao. Dito sa Palawan, generally fair weather din ang mararanasang panahon sa araw na ito. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa naman, 26 to 33 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Kabisayan ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot ng mga localized thunderstorms. Agwat ng temperatura sa Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Sa Cebu naman, 26 to 32 degrees Celsius. Habang sa Tacloban, 32 degrees Celsius. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga isolated rain showers and thunderstorms, lalo na sa hapon hanggang sa gabi. Inaasa natin medyo mainit pa rin yung tanghali dito sa may area ng Mindanao. Agwat ang temperatura sa Zamboanga, 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, sa 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao hanggang 34 degrees Celsius ang temperatura. Wala rin tayong nakataas na gale warning sa anumang bahagi ng ating bansa, kaya ligtas naman pumalawat ang mga sakyang pandagat, kahit na ang malilit ang mga bangka sa mga baybayin ng ating kapuluan. Iba yung pag-ingat na lamang kapag meron tayong thunderstorms na kuminsan nagpapalakas ng alon ng ating karagatan.